A kaysa sa inyo. Ito po, this is a technique, combination po siya ng neuroscience, behavioral economics, and social psychology. So, may mga scientific method para ma-research ng mga professionals ano yung pinakamagandang paraan para mapabilis yung paglaki ng network mo at magkaroon ka ng downlines. Gusto nyo ba malaman yun? Yes! Parang di kayo excited. Gusto nyo ba malaman yun? Yeah! Alright, let's start! Okay, science-based networking. 10 powerful networking techniques backed by scientific research. Number 1, reaching your prospects at the right time. Always remember the word, right? Right time. Right? Right. Ano po ba ibig sabihin ng right time? Okay. Pag tinatawagan niyo yung mga prospects niyo, pag kayo ay mag-i-invite o nag-reach out sa mga prospects niyo, ilang beses po ba silang tawagan? Normally, iba, sa unang attempt pa lang, pag na-reject, ayaw na. Ayan, umaayaw na agad. Iba, umaangkot po na hanggang pangalawang attempt or third attempt. Pero seldom na merong gumagawa ng magic number na 6. Ano ibig sabihin nun? There are times sa mga prospects po natin, pwedeng hindi naman sila, hindi dahil sa interesado. Pwedeng wrong timing lang yung pag-connect mo. Either busy sila, na-promote sila, may pinagdadaanan sila, or simply because wala lang sa timing yung pag-connect mo sa kanila. So the magic word is at least 6 attempts. At hindi po yan dapat sunod-sunod araw-araw. Make sure ang pagitan po niyan ay 2 to 3 weeks kada attempt. Clear? Next. Ulit lang talaga. Pagtatawag po kayo, ang magic po ay early morning or late in the afternoon. Ito po yung mga time na probably around 9 a.m. or around 3 to 4 p.m. Yan po yung magic number or time na kung tatawagan yung mga prospects nyo. This according to study. Next, pagtatawag po kayo, the best date or day na tatawagan nyo is during Wednesday or Thursday. According to research, Monday is not the best day, including Friday. So Tuesday, mataas din yung chance, pero the best is Wednesday and Thursday. Now again, depende sa industry na pinapasukan ng prospect mo. Depende rin kung yan by call center agent na sa gabi lang mo siya gising. Depende kung anong trabaho niya, negosyo niya. Pero this is in general term, majority ho. Next, pag weekends, mas mataas po ang Saturday kaya Sunday. Again, mas maganda Wednesday and Thursday, tapos during Saturday and Sunday. Klaro ho ba ito? Next. So, these are the intervals ng pag-close nyo. Ano ba yung closing? Gano'ng katagal ka mag-close? Yung iba, pinapatagal ng ilang araw bago nila i-close yung deal o yung prospect nila. Do you know that according to research, within 30 minutes after the presentation ng OPP, ng CSEL, kailangan ma-close mo siya. Bakit? Malaki ang chance na mag-join siya within 30 minutes ng presentation nyo. After 30 minutes, 2 hours after, bumababa na ho. Naging 70%. Pagka 4 hours, 55%. Pag pinalagpas mo ng isang araw, 24 hours, 42%. Tingnan nyo pag second week. Maliit na po yung chance. Na-experience nyo ba yan? Na may in-invite ka, excited na excited. Pagkatapos, pag uwi, the following day or after ilang days at tawagan, wala na excitement. Parang di matinto. Tapos parang negative pa, puro negative na sinasabi. Simply because, nawala na yung excitement level niya. So the magic number is within 30 minutes, i-close mo na yung deal. Clear? Next. This is very important. Say yes to optimism and smile. Whenever you meet your downlines, pag nakikita ka ng downlines yun, anong unang nakikita nila sa'yo? What do they perceive? Ikaw ba yung strictong upline na parang bossing na unang pagkakita pa lang, oh, asan ang downline mo? Wala ka naman ng record. Ang ginagawa mo dito? May ganyan bang uplines minsan?
masyadong bossy. Very important sa mga downlines na kapag nakikita nila, apply nila, ang nakikita nila is positive aura. Lagi ka dapat nakangiti. Pwede ba ngitian nyo yung katabi nyo ngayon? Ngitian nyo na maganda. Yung magandang ngiti. Pag nakangiti lagi ang upline, ano ibig sabihin nun? Maganda yung aura niya. Positive kagad. Madali kang lapitan. You are approachable. Then that is very important in networking. Pag may dala kang prospect, dinala mo sa upline mo. Tapos yung upline mo, nakasimamot dahil may problema pinagdadaanan. Ano magiging perception ng prospect mo? Naku, hindi maganda itong makasama sa negosyo. Bakit? Eh, kasi nakasimamot. So you have to fake it. There are times, there are moments, there are days na pwede may pinagdadaanan kayo problema. Pero sa harap ng downline, dapat dahil kang nakangiti. Always smile. And it's very important na pagkausap kong downline mo, it's very important, bago mo pagsabihan, bago mo turuan, make sure he appreciate you yung downline nyo. For example, may training na katulad dito. Kayo po ba may mga downlines kayo nandito? Yes. Katabi nyo ba sila? Yeah. Nagsabi na ba kayo ng thank you for attending this training? Thank you for attending this training. Bakit importante magsabi ka ng thank you? Kasi para maramdaman niya na yung effort nila ay na-appreciate ninyo. Later on, they will realize na ang training na to ay para sa kanila, hindi para sa inyo. Clear? So mga downlines, ang training na to, this training is designed for you, hindi para sa mga uplines. Alam niyo po ba yun? So pwede mo palakpakan natin lahat na mga umaten ang training ngayon. Next, number 4. Don't talk bad about the competition. Marami hong mga distributors, especially yung mga lumipat na ho ng company. Ewan ko na experience ko ito. Bago sila mag-present ng marketing plan nila or ng product nila, sasabihin muna yung mga bad experiences nila o yung mga chismis na narinig nila, anything bad about the previous company or uplines. Na-experience na po ba yun? Meron tinatawag na spontaneous trade transfer. Ulitin ko po. Spontaneous trade transfer. Ano po ba ito? Kapag ang isang tao ay nagsasabi ng negative about something, about the other corporation, about the other upline, marketing plan or product, anything, pag may sinabing hindi o maganda, ang napaperceive ng listener, natatransfer doon sa speaker, doon sa salita, yung traits na yun. Ibig po sabihin, ang nakita niya, napaka-negative ng taong to. Hindi marunong mag-appreciate. Instead na i-present na lang yung company niya o products niya, naninira pa ng ibang company. Get away with these people. You know why? Kasi ang nakikita nila lagi ay yung mga negative, hindi yung positive side. Dahil lahat po ng company, lagi may positive side at merong negative side. Marami nagsasabi, ang AIM Global magsasara na daw. Pangit daw. Laos na daw. Mawawala na daw. Ito ang sagot ko. Kung ako may-ari, hindi ko alam na magsasara na ang AIM Global. Buti pa sila, alam nilang magsasara na. Naunahan pa kami mga may-ari. At ito sa pangsagot ko, sabi nila, pangit ang AIM Global. Ito sagot ko. Opo, aaminin ko po sa inyo. Dahil hindi po perfect ang AIM Global. Dahil ang mga may-ari ay hindi rin po perfect. There's no such thing as perfect. Pero tandaan nyo ito. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng mga pangit. Ano po ibig sabihin nun? Pangit AIM Global, mas pangit po yung sa kanila. Dahil ito po yung pinakamaganda sa lahat ng mga pangit. At kung sakaling may gaganda sa AIM Global, ako po ang mauuna po dun kung merong perfect company. At kung sakaling perfect yon at sumali po tayo dun, hindi na rin po perfect yon. Bakit? Eh, nandun na rin tayo eh. Nakuha ninyo? So, never ever join a person or a leader who's speaking negative about the company, the products, etc.
dapat ang sasamahan yung leader, yung lagi sinasabi ay puro positive and appreciation. Tingnan nyo nga yung mga downlines nyo. Sabi mo sa downlines mo, I appreciate you. I appreciate you. Yung may feelings naman, walang kabuhay-buhay naman yung pagkasabi nyo. Hawakan nyo, I appreciate you. Alright, next. Offer more than one option. Now, this is very important. Pag kayo nag-present, yung iba ang inuuna ay products. Yung iba ay inuuna ay marketing plan. Regardless kung anong ipipresent nyo, the magic word is offer more than one option. Ano po ibig sabihin yan? Dito muna tayo sa one account. Pag kayo nag-present, yung iba ho, pinipresent kagad yung 15 accounts. Wala ho problema po doon. Okay? Yung iba naman, yung one account lang. I present yung third account, yung seven accounts, yung one account lang pinipresent. Now, sa science-based network marketing, ang sinasabi po dito, i-present mo muna mauna yung one account. Ipakita mo yung magkano, tapos yung benefits ng one account. After nun, sasabi mo, alam mo, meron isang mas magandang strategy. Saka mo ipakita yung three accounts. Ipakita mo yung benefits ng three accounts. Hindi natin topic ko ngayon kasi hakaba po yung time ko natin. And after that, saka mo i-present yung 7 and 15 accounts. Anong ko dito? Anong catch? Habang pinapakita mo yung palaki ng benefit, ano makikita niya? Kaya pala marami yung mayaman dyan. Ibig sabihin, kapag mas marami ang account, mas marami kang downlines, mas malaki ang chance na kumita ka. So, ang dating po nun, binibigyan mo siya ng decision making wherein he can choose kung saan siya mas comfortable. Sa one account, sa three accounts, seven accounts, or 15 accounts. So, siya ang pagpipiliin mo. But then, the magic is, i-present mo muna yung one account hanggang 15 accounts. Let them choose. Kasi pag ikaw pushy ka at pinush mo isang bagay, feeling nila, pera-pera lang ang habol mo sa kanila. Clear? After mo i-present, pag walang pinili sa kahit anong accounts, saka mo ipakita, ang last na lang, ang ginagawa ko pag ako may pinipresent, emotional marketing na lang po. Ano yung emotional marketing? May pinuntahan ako, tita ko, kakilala ko. Pineset ko, ginalingan ko na. Pinakita ko na yung 7 accounts, wala pa rin talaga. Ano ang last na papakita ko sabihin ko? Tita, total, na-present ko na sa'yo lahat. Napagod na rin lang ako. Malayo-layo na rin yung binihay ko. Siguro, isang malaking encouragement lang sa akin, tita, kung susubukan mo yung products. Ganun na lang, dadaan sa products. Alam niyo, more often than not, nag-click. Ano sabi ng tita ko? O sige, magkano ba yung product na yan? 6980 lang. Alam niyo, Lisa, o sige, bigyan mo ako ng tatlo niyan. Sige na, bigyan mo ang tatlo niyan. Hindi na 3 heads pa. Nakuha niyo ako. Ang tawag ko doon, emotional marketing. Pero huwag naman talaga umiiyak ka mo. Tita! Huwag naman ganun. Huwag ka naman nagmamakawa na nun. Alam niyo? So, pagkatapos, ayaw pa din. Wala talaga. Ano gagawin mo? Pinakita mo na lahat ng options ng products. Last na lang po. Sa harapan niya, humingi ka ng mait na tubig. Kumuha ka ng kape. Buksan mo sa harapan niya. Timpla mo, tita. Kahit ito na lang, matikman mo lang. Sige na, please lang, bumili ka lang. Biro lang ko. But the goal is, every prospect must remain a prospect. Hindi pwede pag may kinausap ka, ayaw, tapos ng usapan. Kailangan, meron kang mabenta sa kanya. Ma-prove mo na maganda ang products ng AIM Global. Because more often than not, sasali po sila pag na-experience sila ang products ng AIM Global. Maganda ba ang products ng AIM Global? Yeah. Maganda ba si 24/7? Yeah. Maganda ba ang Goledus? Now, if you believe in the products, if you love the products, believe me, you'll never go wrong. Ang AIM Global, tatagal at tatagal po ito hanggat meron tayo mga gandang produkto na katulad ng mga produkto meron po tayo ngayon. Kaya hindi pwede mawalan ka ng income.
Dahil yung produkto natin, tutuloy po ito. Yung tipong, mamamatay na lang yung prospect mo, may nagbebenta pa sa kanya. Oh, nasa hospital na. May alapit. Tita, subukan mo to. Hanggang dito pa naman ba may enrollment? Bebentahan at bebentahan. Next, number 6. This is very important. Act like a psychologist. Sa mga downlines inyo, there are times na hindi po natin sila pinapakinggan. Hindi natin narinig ano yung mga hinahin po nila, ano yung mga challenges nila. Well, ladies and gentlemen, acting like a psychologist, ano po ibig sabihin ito? Hindi po kayo professional doctors or psychologists. What I'm trying to say is this, always listen to your downlines. Dapat may mga triggering questions ka para maramdaman ang downlines mo, mag-build ng trust sa'yo kasi maramdaman nila that you care as an upline. Ayan. So bigyan nyo sila ng time, tanungin nyo, ano ba mga challenges mo ngayon? Ayan, those are the magic questions. Ano ba mga challenges mo ngayon? Yung mga challenges mo ngayon, bakit ka naapektuhan? Ayan, lalo doon sa mga nanghihina. Since naapektuhan ka sa challenges na yan, ano sa tingin mo ang solusyon? So binabalik mo na sa kanya yung mga question. From there, makagather ka ng information para malaman mo anong needs ng downlines mo. Klaro po ba yun? Ayan. Next. Okay. Be a goal-oriented leader. Well, alam po natin lahat na for sure kanina or ibang trainings na natanan nyo, nagkaroon ako ng goal setting. Tinuruan ako kayo gumawa ng goals. And goals are very important. Baliwala lahat ng effort natin lahat kapag wala kang clear and direct goals sa mga pangarap ninyo. So for 2020, question, nag-goal setting na ba kayo? Kinausap na ba kayo ng uplines nyo ano ang goals mo for 2020? Now why is it important na ang leader ay goal-oriented? Mga kaibigan, kanina yung pinakita dito, tandaan nyo itong saying na to. The speed of the pack is determined by the speed of the leader. Ano po ibig sabihin nun? Kapag yung leader ay mabilis makakuha ng goals, gagayahin din ng mga downlines niya. So, dito, ang gustong i-point ko dito, hindi ikaw, kundi yung downline mo. Ano ibig po sabihin nun? Dapat may goal ka sa downline mo. So mga uplines, pwede bang tignan nyo yung mga downlines nyo ngayon? Silipin nyo po yung mga downlines nyo ngayon. Tignan nyo, titigan nyo. Sabihin mo sa downline mo, may goal ako sa'yo. May goal ako sa'yo. For 2020, alam ko, this will be your year. This will be your year. Downline, sabihin mo, upline, I believe you. Question, may goal ko ba sa downline mo? Yes. Ang goal natin lahat, maging masaya at maging successful si downline. Ngayon, start nyo ngayon. Kung wala yung direct downline nyo, hindi na siya active, so, tumalon ka sa susunod active. Pag wala siya dito, di makita, I'm giving you a moment to text them. I-text nyo sila ngayon, sabihin mo kung ano yung pangalan nila. For example, Black, I appreciate you. Text nyo po sila ngayon. Ang goal ko for 2020 para sa'yo ay maging member ka ng Millionaire's Circle. Yan. I'll give you 1 minute. I-text nyo po yung mga downlines nyo ngayon. Kung yung downline mo katabi mo, huwag mo nang i-text. Kausapin nyo na ho ngayon yung downline nyo. Go! 1 minute po, i-text nyo. Lalo na yung mga hindi umaten po ngayon. Ang goal nyo? Kasi ang goal ko, mag-millionaire's club kayo. Yung iba, wala ko load. Ba't parang hindi nate-text? Goal natin, ha? Ah, call. Tinawagan na lang. Ngayong taon. Okay, 10 seconds. Para mabilis, mag-15 hit. Lapit na yung time's up ko, eh. Para mabilis talaga. Di makukuha yung info. Alright. So habang tinitext pa nung iba at sila ay nagbabasa pa ng Facebook. Kala ko nagtext eh, babasa pa ng Facebook. Okay,
bibigyan ko muna kayo ng isang kwento. Luma na ho itong kwento to, ilang beses ko na ho narinig to. Pero ito po ay kwento ng isang tao na may wish siya sa kanyang mga kaibigan. Yan. Sa isang isla, may napalpad tatlong manatalik na magkaibigan. Years na po sila doon, hindi sila makaalis dahil wala akong nag-rescue. Sila po ay nawala. Habang po sila ay naglalakad sa dalampasigan, doon sa may sand, may isa may nakita isang lampara. Sabi niya, nung lampara ito, makagamit natin ito ah. Pwede paglagyan ng tubig. So kinuha nung isa yung lampara ngayon. Pagkuha niya, medyo madumi yung lampara, kinis-kis yung lampara ngayon. Lumabas isang genie. O siyempre, alam niyo na anong sabi ng genie. Bibigyan ko kayo ng tatlong wish. Eh kaya lang, tatlo din sila. So walang choice. Kailangan, tig-isa lang sila. Kasi hindi mo pwede isa lang mag-wish. O sabi ng isa, yung muna nakapulot. Ay, mauna na ako, mauna na ako. O sige, anong wish mo? Sabi nung una, dahil ilang taon na ako dito at miss na miss ko na ang pamilya ko. Ang wish ko, kasama ko ang pamilya ko ngayon sa Paris. Boom! Pag lagpas ng puso, nagulat siya. Nasa Eiffel Tower siya. Kasama niya yung pamilya niya. Oh, saya-saya niya. Yes! Ang saya niya. Sumunod yung isa. Sabi niya, ako, na-miss ko na rin ang pamilya ko. Gusto ko sa New York naman. Boom! Gulat siya. Nasa Empire State Tower naman siya. Kasama niya pamilya. Ang saya-saya niya. Yung pangatlo, umiiyak. Oh, bakit ikaw umiiyak? Ang lungkot-lungkot po eh. Bakit? Wala na yung dalawa kong kaibigan. O anong wish mo? Ang wish ko, bumalik sila dito. Ano ang wish mo sa downline mo? Pang sarili mo ba? O para sa downline mo? Pag nag-goal ka, nag-goal set ka, make sure yung para sa downline mo, hindi para sa'yo. Dahil ang downline, pag yan masaya, pag yan kumita, habang buhay kayo magkikita at magkikita. Pag yan nawala, dahil wala nang magawa, wala na ikaw magagawa. Kaya mahalin mo ang mga downlines mo. Alright? O pwede ba palapakan natin mga downlines? Okay, next. Number 8. Provide a reliable support system. Now, this is very important. Bakit may mga downlines na nasasaksid ng mas mabilis kesa iba? Well, of course, importante na maging independent ka at maging leader ka agad. Katulad ng mga training kanina, dapat adaptable ka, mabilis ka mag-adapt, dapat mabilis kang tumayo, maging independent ka. Yan ang mga kailangan eh. But then, it is important na merong support system ang mga downlines nyo. Yung tipong pag pumunta sila sa office, pag pumunta sila sa grupo mo, ang mararamdaman nila, merong support system. Hindi ka nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. Marami kayo na magsasalin-salin ng mga strategy para umangat kayo pare-pareho. Ang good news po dito, may mga grupo, may mga teams na nag-start na po ng ganyan. Na kahit cross-line, kinikater po nila. And I love sharing about this topic simply because may mga uplines, may mga leaders na hindi sila naging selfish, in-offer po nila to sa iba't ibang grupo. Hindi ko na sasabihin pa yung mga pangalan ng ibang grupo kasi sa dami. Pero may isa akong alam na sobrang na-perfect nila yung kanilang system na marami hong nag-succeed sa mga ilalim nila. Kahit cross-line, ang J-Lin Project po. Pwede ba palakpakan din ang J-Lin Project? At saka yung Ultimate Eagles. Ayan. At marami pa hong leaders na nag-create. Kung sasabihin ko pa isa-isa, habang po oras natin, alamin ho kung kanino kayo connected. Kung kayo ho ay walang support system,
make sure pumalap po kayo. Kausapin mo yung upline mo. Upline, gumawa ka naman ng support system. Yung system na alam ko meron akong sunod-sunod na gagawin para manage ko yung mga objectives ko and goals ko sa AIM Global. Ayan. A group that will cater all the necessary activities and steps in order for you para magkaroon ka ng guide para sa iyong pagiging successful sa AIM Global. Andiyan ba kayo? Yeah! Okay. So, provide reliable support system. Kwento! At tapos na po tayo. Di ba may nangyayaring gera po ngayon sa Middle East? An imminent war that is about to come about Iran and the US. So, nagkaroon ng emergency po ngayon sa Iraq. Maraming mga US soldiers na pinapadala po ngayon doon. Sa US po ngayon, eh, joke lang naman po ito, pinatawag yung mga soldiers ngayon, ginander nila. Bakit? Kasi marami ipapadala sa Iraq ngayon. Oh, so what happened? May isang mga soldier, mga group of soldiers, natakot na takot, ayaw na pumunta sa Iraq. Kasi ang dami na mamatay po doon eh. So sabi ng isang soldier, hindi po, hindi ako susama dyan, takbo siya ngayon. Hinahabol ng mga MP, mga military police. Hinahabol sila ngayon. So kakatakbo niya, may nakita siya isang nun, sister, madre, na nakatayo, nakaganyan, no? Magano, no? Sabi niya, sister, sister, pasensya na po kayo. Mamaya ko na-explain. Pwede bang suminong muna dyan sa palda niyo? Ngayon lang po, mabilis lang po. Please, please, mamaya ko na-explain. So sabi ng sister, kasi mukhang nagmamakaway, pumasok sa loob ngayon. Dumating yung dalawang military police, sabi yung dalawang military police, sister, sister, nakita niyo ba yung sundalo? Tumakbo dito. Sabi ng sister, so kung may tinuro siya, takbo yung mga military police ngayon doon. Hinanap ngayon. So nung nakalayo na, dahan-dahan lumabas ngayon sundalo. Sabi ng sundalo, sister, maraming po salamat. Alam niyo kaya po ko nagtago at nagtatago sa kanila? Kasi ipapadala po ko sa Iraq. Ayoko pumunta sa Iraq. Sabi ng sister, naiintindihan kita. Saka sister, ang ganda ko ng legs ninyo. Sabi ng sister, ay, salamat. Kung tumingin ka pa sa taas, may makikita kang dalawang itlog. Ayoko hindi pumunta sa Iraq. Sabi ng sundalo din yun. Yung iba, di na gets. O, yung sa mga hindi na gets, tanungin nyo na lang yung naka-gets. Okay, diyan. Hahanap ka ng support system na matutulungan ka sa mga goals mo, hindi para ipahamak ka sa buhay mo. Ang AIM Global, we are doing everything para matulungan namin po kayo. Gagawin po namin lahat. Pinapadali namin lahat. Pinapaganda namin ang marketing plan. Simply because, hindi ito para sa amin, kundi para sa inyong mga tao na naniniwala sa AIM Global. Naniniwala ka ba sa AIM Global? Yeah! Okay. Next. Always look at the big picture. Ano po ibig sabihin ito? Marami yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Challenges. 2019, tapos na po. Pero what is important is this. Dapat nakikita mo yung buong picture. Ano ibig sabihin nun? Kung ang upline mo, minsan pinagsasabihan ka. Kung ang upline mo, minsan binibitawan ka. Kung ang upline mo, minsan minasabing hindi maganda para sa'yo. Lagi mo isipin, hindi galit ang upline mo. Ang upline mo, minsan, tinuturuan ka lang para maging isang ganap ka na leader na tumayo ka sa sarili mo at matuto ka. Dahil kung lahat ay gagawin niya, hindi ka rin magiging successful. Tanungin mo lahat ng mga upline mo, lalo na yung mga top 20, yung top 50, yung HOF. Isa lang masabi nila, wala kaming upline na tumutok sa amin. Nagkusa kami, tumayo kami sa sarili namin pa. Gumawa kami ng paraan, hindi kami umasa kahit sino man para kami maging successful. Kaya kami ngayon ay top distributors. If you want to become part of the top distributors, look at the big picture. Huwag niyo tignan yung mga pangit at tignan niyo yung mga magaganda. Dahil believe me, maniwala kayo sa akin. Lahat ng pinagdadaanan niyo ngayon,
pinagdaanan din namin yan. Pinagdaanan din ang applies nyo yan. Ano ibig sabihin nun? Yung pinuntaan nila, pupuntaan nyo rin. Yung narating nila, mararating nyo rin. Ang tanong, gusto ba marating yung narating nila? Yeah! Kung naniniwala ka, tumayo ka! Sabi mo, pupunta rin ako dyan! Pupunta rin ako dyan! Last! Kala nyo tapos na. Breakthrough! In order for you to have a breakthrough. Ano po yung breakthrough? Tama na po yung mga drama-drama po natin. Tanggalin na natin lahat ng mga bagay na nagpapabagal po sa atin. Ang solusyon ay